Mga nanay, meron na naman akong nadiskubre. Sa kakaisip ko araw-araw, nauubusan din kasi ako ng ideas kung ano ang lulutuin ko para sa pamilya. So, binuksan ko ang freezer ko at nakita ko may isda pa ako. At naisip ko na ilagay lahat ng meron ako dito sa aking cabinet na pampalasa. So, eto na nga mga nanay, nag-gayat-gayat na ako ng mga ingredients at inilagay ko na sa kawali kasama ang isda. Pwede na siguro yan. Lagay ko na rin ang kamatis. Parang mabuto yung talong. Maliliit itong talong na to pero mabuto siya. In order ko lang to sa online. Kanina lang, nagpa-deliver ako. Tapos, okra na. Sabay-sabay na yan. Masarap itong sibrim na gawing ano, paksiw. Pero paghahaluin ko yung Tagalog at Ilocano style, yan natin ng kunting asin. Kunti lang muna kasi mayroon pa tayong ibang ilalagay na pampalasa. Siyempre, dahil bumili rin ako ng magic sarap. So, lagyan din natin yan. Paminta. Mas masarap kung ano, yung paminta, yung buo na dudurugin mo. Is, lagyan din natin siya ng suka. Pero kung may sukang Ilocos kayo, mas masarap yun, yung pula. Yun, wala akong makita dito eh. Kaya ito, puti ang ginagamit ko. Tama na yan. Ang homemade bagoong na bigay ng kaibigan ko. Lagyan din natin siya ng oil, cooking oil. Actually, ito ilalagay ko ay olive oil. Pure na olive oil. Mas masarap pag may ano, oil. At konting tubig. Tapos, shake ng konti para takpan at lutuin na. High heat muna. Tapos, pag kumulo na, doon ko siya hihinaan. Malapit nang maluto. Yan, malapit na siyang maluto. Itong kawali na to ay bigay pa to ng kaibigan ko. Galing siya ng Pilipinas nung umuwi ng bakasyon. So, matagal na sa akin to. Kaya lang, ito yung klase ng magaspang. So, nakuskus ko itong banda na to dyan. Kaya smooth siya. Pero ito, mahirap na itong ano eh. Yung tanggalin yung pagiging magaspang niya. Kailangan ng liha. Ayan, binaligtad ko ito. Kasi thick yung meat ng klase ng isdang ito. So, kailangan kong baliktarin dahil yung sabaw niya ay hindi naman karamihan. Ayokong lagyan ng masyadong tubig kasi tatabang yung lasa. Tikman ko nga. Aba, masarap pala yung may bagoong. Masarap siya. Malasa pala yung may bagoong. Kainan na! Medyo maanghang ng konti. Mga nanay, subukan nyo itong ginawa ko. Siguradong masasarapan ang inyong pamilya. At bagay ito sa bagong saing na kanin, hindi yung sinangag. Pinaghalong Tagalog at Ilocano paksiw style ang ginawa ko dito at maganda ang kinalabasan. So, buon appetit!